Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Glory to God! Kumusta kayo? Kami po ay nagagalak, glory to God, na magkita-kita ulit tayo through online, mga kapatid. And though ito po ay pre-recorded na video dahil kami po ay kalilipat lang sa bagong bahay at bagong bahay panambahan, mga kapatid, kaka-install lang ng aming internet, mga kapatid. So, ang nangyayari, nagiging unstable yung network. And para tayo po ay may continuous, no, na preaching, mga kapatid, no, at we opt, mga kapatid, na i-record na lang ang video for sa mensahe, mga kapatid. But then, alam ko na may gustong iparating ang ating Panginoon at ako po ay nagagalak na tayo po ay nagsama-sama, glory to God, and ako po ay ang joy sa aking puso ay hindi ko ma-express, mga kapatid, glory to God. And unang-una, gusto ko pong to give honor, mga kapatid, sa ating Pastor Ernie at sa ating Nanay Josie. Kumusta kayo, Pastor? It is such a great privilege na ma-invite to bring the message of the Lord for JSA Church dyan sa Giginto, Bulacan today, mga kapatid. And I also would like to give honor to my brother husband, our Pastor Chris, and also our resident pastor, si Pastor Hector Geraldo. Siya ay nagagalak din na tayo po ay ang inyong lingkod ay nagagamit hindi lamang dito sa Riyadh, mga kapatid, at nabigyan also ng privilege na iparating ang mensahe ng ating Panginoon sa inyo, mga kapatid. And ako po ay sobrang kagalakan, mga kapatid, at ako po ay nananalangin na tayo po ay magsama-sama, God willing, kung kami po ay makauwi, mga kapatid, glory to God, and tayo po ay magkita-kita face to face, glory to God. So, before anything else, mga kapatid, join me in prayer and let us glorify the Lord and praise Him. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We praise You, O God. We magnify Your name, O Lord Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are our provider, O Lord God. You are our healer, O Lord Jesus. Thank You, Panginoon, for today. Thank You, O Lord God, for this great privilege, O Lord God, to bring Your message, Panginoon, to chase at church, O Lord God. Open our hearts and our minds and our understanding, O Lord Jesus. Hallelujah. And Lord God, give us humility, Panginoon, the humble spirit, obedient spirit, O Lord Jesus, so we will be doers of Your words, O Lord God, and not listeners only, Panginoon. And I rebuke in Jesus' name, O Lord God, the spirit of infirmity, O Lord Jesus, the spirit of destruction, the spirit of unbelief, O Lord Jesus. It has no power over us, Panginoon, sapagkat, Panginoon, hallelujah, kami po ay binili niyo na, O Lord Jesus, ng inyong banal na dugo, O Lord God. Lord Jesus, samahan niyo po kami ngayong araw na ito, Panginoon, at pakagamitin niyo po ang inyong servant, O Lord Jesus, hallelujah. Ako po ay napakaruming basahan sa inyong harapan, O Lord God, at ako po ay mangmang, O Lord God. Kaya, Panginoon, kayo po ang bahalang mangusap, O Lord Jesus, sa aking mga kapatid, O Lord God, Jesus, na lahat po ng mga salitang lumabas sa aking bibig, O Lord Jesus, ay manggagaling lamang, O Lord God, sa inyong karunungan, sa inyong wisdom, O Lord God, at hindi po manggagaling, O Lord God, sa aking pansariling wisdom, Panginoon. Lord, hallelujah, anoint Your message today, Panginoon, and anoint Thy servant, O Lord Jesus. Lord God, we love You, O Lord Jesus. You are the greatest God. You are the God alone, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship You, Lord God, and we magnify You, O Lord Jesus. In Your mighty name, Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Glory to God. So, atin pong buksan ang ating Biblia, mga kapatid, ang ating verses for today ay manggagaling, glory to God, sa Psalms 90, verse 12, glory to God. So, buksan na po natin, mga kapatid, glory to God, sa Psalms 90, verse 12, glory to God. So, ito po ang nakasulat.
sa Psalms 90 verse 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Praise the Lord. And hindi po bago ito, mga kapatid. Malamang ito po ang pinakaunang memory verse natin nung tayo po ay bago sa ating pananampalataya or mula nung tayo po ay bata pa, mga kapatid. Ito po ay nakasulat sa Matthew 6 verse 33. Ito po ay ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. So makikita natin, mga kapatid, no, na ang buhay ng tao, praise God, is really very short, mga kapatid. Lalong-lalo na ngayong time of pandemic, mga kapatid, no, na ma-observe natin, makita natin sa Facebook na lang, mga kapatid, no, na pag mag-scroll tayo, ang daming mga condolences, glory to God, ang daming pumanaw, no, dahil sa pandemic na ito, mga kapatid, mga matatanda at kahit bata pa, mga kapatid, no, meron akong schoolmate 2 years older sa akin, mga kapatid, no, kasing edad lang ng ating Pastor Chris, siya po ay namatay dahil sa COVID, mga kapatid, no, and ano siya, runner siya, no, athlete siya, napaka-healthy. But then, no, makita natin that really our days, mga kapatid, no, are really numbered, mga kapatid. So pag ating ihahambing, no, ang ating buhay ay parang nakahawak tayo ng kunwari ng 1,000 piso, mga kapatid, no. Pwede natin siyang igastos sa kung anong gusto nating bilhin, mga kapatid. Pero ito ay magagastos lang natin one time lang, mga kapatid, no. But syempre, no, dalawang ways lang natin magagastos itong perang ito. Either gagastusin natin ito sa walang kabuluhan na bagay, mga kapatid, or pwede rin natin itong ipunin, glory to God, or i-invest natin ito, glory to God. And ito po ay parehas, no, sa ating buhay. Kung tayo po ay bata, kung tayo po ay matanda, glory to God, no, pwede nating isabuhay, no, ang ating life at the best, mga kapatid. So imagine natin, no, kung for example parang computer, no, na i-reset natin ang ating buhay, glory to God, and umpisahan ulit natin yung ating buhay, mag-start all over tayo. So tayo po ay malamang ang age natin kunwari is 25 years old, mga kapatid, no, and alam na natin kung ano yung tama at ang mali. So tayo ay matanda na upang tayo ay matuto, tayo ay magmahal, at tayo ay mabuhay ng tama, mga kapatid. So, for example, kung tayo ay magkaroon ng time with the Lord, no, ano kaya kung tanungin natin ang Panginoon kung paano natin isabuhay, no, ang ating buhay na ito po ay masasabi natin na best ng ating best life, mga kapatid. I think, no, ito ang isasagot ng ating Panginoon. Sasabihin niya sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam ko, ito ang isasagot ng ating Panginoon if we ask Him, no, Lord Jesus, how can I live my life to the best or to the fullest? Ang sasabihin niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang title ng ating mensahe, ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito ay First Things First. So first things first. Alam ko, no, mga kapatid, na napakasimple ng ating ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Pero mga kapatid, no, napaka-importante nitong simpleng bagay na ito, na minsan ito yung nakakalimutan natin, mga kapatid. Dahil ang dami-daming nating ang dami-daming dapat unahin, mga kapatid, sa ating buhay, glory to God. Lalo na, no, yung mga kananayan, glory to God.
ang dami-daming iniisip, ang dami-daming kailangang i-consider, mga kapatid. And alam naman natin, no, mga kapatid, sa ating mga kababaihan, very ano tayo, no, sa mga small details, glory to God. Pero I think, no, that if we would like to live our life to the fullest, mga kapatid, then this message is for us, mga kapatid. Glory to God. So, ano kaya, no, ang nararapat nating gawin, no, upang mapakita natin sa ating buhay na tayo ay nagsisik first sa kingdom ng ating Panginoon. Unang-una, mga kapatid, no, hindi na ako magtatagal. Unang-una, we have to set proper priorities, glory to God. So, lahat, no, ng inuuna natin sa ating buhay, mga kapatid, ang ating buhay ay maayos, depende sa kung ano ang inuuna natin sa ating buhay. Kung ang ating buhay ay magulo, mga kapatid, makikita natin kung ano ba yung ating pinaprioritize, ano ba yung inuuna natin, mga kapatid, glory to God. So, no, it is really very simple, mga kapatid, no, that we do not need to pray for what to prioritize in our life. We don't need even to think about it, mga kapatid. We don't even need to discuss it, mga kapatid. And we don't need to look for it, mga kapatid. Kung sino ba or ano ba ang dapat natin i-prioritize sa ating buhay, mga kapatid, no? We have just to do it, mga kapatid, to make our Lord Jesus Christ first in our life. This is our first priority, to seek first the kingdom of God. Glory to God. So ano bang ibig sabihin, no, ng seek, mga kapatid? So pag sinabing seek, mga kapatid, no, it is an action word, glory to God. Ibig sabihin, ito po ay actively na ginagawa natin, active na ito po ang hinahanap natin, glory to God, no. Ikukwento ko lang, mga kapatid, no, sa aming mag-asawa, no. Si Pastor Chris, pag mag-start ang day, mga kapatid, or meron siyang hinahanap, mga kapatid, no. Lagi ang tanong niya, love, asan ang ganito? Love, asan ang ganyan? So minsan, mga kapatid, no, bilang asawa, sabihin ko, love, gamitin mo yung mata mo, glory to God, no? At hanapin mo, maghanap ka, glory to God. So, ibig sabihin ng maghanap, no, mga kapatid, no? Hindi yung ganon, glory to God, na tatanungin kung asaan, mga kapatid. We really need to go after it and look for the kingdom of God, mga kapatid. Praise God. Kailan, mga kapatid, in every day of our lives, mga kapatid, sa umpisa pa lang ng ating paggising, mga kapatid, glory to God, ano ba ang inuuna natin, no? Minsan, ito nangyayari, no? Nag-a-alarm yung phone natin dahil sinet natin sa alarm. Minsan, snooze pa siya. But then, no, pag na-stop na natin ang ating alarm, anong gagawin natin? Titingin na tayo sa mga messages, mga kapatid. But then, it just is the evidence, mga kapatid, no, kung sino ang inuuna natin or ano ang inuuna natin sa ating buhay. Glory to God, no, sa Jesus at church, mga kapatid, that alam ko, and I can our pastor Ernie is messaging me, mga kapatid, no, that it's the prayer time, morning prayer na, mga kapatid, and it's consistent, mga kapatid, glory to God, yung message sa Facebook, no, na nagkakaroon ng morning prayer and unahin ng Panginoon sa ating paggising, mga kapatid, glory to God. Pangalawa, mga kapatid, no, so sabi, no, seek ye first the kingdom of God. But then, in order for us to seek the kingdom, we have to first seek for the king. Praise God. Because walang kingdom kung walang king. Praise the Lord. So, the first priority of our lives, mga kapatid, should be to seek the king of the kingdom. Glory to God. So, mga kapatid, no, in our lives, glory to God, as Christians, it is not enough, mga kapatid, glory to God, no, it's not enough to accept the Lord, no,
as our personal Lord and Savior, mga kapatid. It is not enough, mga kapatid, no? But we have to seek Him, to seek the Lord, mga kapatid. Hindi lang yung passive na ina-accept natin, mga kapatid, na yes, Jesus is my Lord and my Savior, mga kapatid. But we have to actively seek Him, mga kapatid. And we can actively seek Him, mga kapatid, by building our relationship with God, mga kapatid. This is very important, Lord to God. So we have to want Him, mga kapatid, in our lives. Praise the Lord. Glory to God. And third, mga kapatid, no, actually, the truth is, God does not have any favorites, mga kapatid. Glory to God. Pero meron siyang intimates. Ibig sabihin nito, no, merong mga tao, mananampalataya, mga kapatid, na very close sa ating Panginoon. Hindi sila favorite, but sila ay very close sa ating Panginoon. Nakasulat sa James 4:8, no, sabi ng ating Panginoon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. So, it is His promise, mga kapatid, no, na kailangan tayong maging close sa ating Panginoon, mga kapatid, and let us draw ourselves near to Him, mga kapatid. And God promised in His word, mga kapatid, no, in Jeremiah 29 verse 13, sabi niya dito, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Glory to God. So, kailangan nating hanapin ang kingdom, no, ang kaharian ng ating Panginoon actively, mga kapatid. Hindi lang yung napaka-passive, mga kapatid, no. Kailangan mag-move din tayo, mga kapatid. Gawa-gawa din tayo pag may time, mga kapatid. Kilos-kilos nang tayo, and let us make the time, mga kapatid, for our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Pang-apat, mga kapatid, no, it is not enough, mga kapatid, to seek the Lord, but also we must seek Him first, mga kapatid. Glory to God. So seek first the kingdom of God. So first things first means putting our Lord Jesus Christ first, mga kapatid. Glory to God. So pag i-open natin ang ating Bible, mga kapatid, no, sa mga naunang verse, mga kapatid, no, gusto ko pong i-note natin kung ano ang nakasulat sa Matthew 6 verse 30, and in-circle natin yung faith na word, mga kapatid, or let us note about that, mga kapatid, and also the word Father, mga kapatid, in the verse 32, mga kapatid, and in verse 33 we have the word first, mga kapatid. So faith with our Father and first, mga kapatid. Glory to God. So in the Bible, mga kapatid, in Hebrews 11 verse 6, sabi dito, without faith it is impossible to please Him. Praise God. Ano ba ang faith? Ano ba ang pananampalataya? Glory to God, no? Ang pananampalataya, ang pagkakaroon ng faith sa ating Panginoon is putting our Lord Jesus Christ first. Praise the Lord. So, mga kapatid, no, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo at gusto ng ating Panginoong sabihin sa inyo, mga kapatid. Our Lord Jesus Christ does not want a place in your life. Jesus does not even want to be prominent in your life, but Jesus wants to be first in your life, mga kapatid. Lahat, no, ng ating gagawin, Lord to God, Siya ang una, mga kapatid. Praise God. So Jesus, no, our Lord Jesus Christ wants the first moments of every day. Our Lord Jesus Christ wants the first day of every week, mga kapatid. Kaya naing dito tayo, no, upang manamba, upang tayo po ay mag-praise and worship sa ating Panginoon sa Sunday, because our Lord Jesus Christ wants the first day of our every week, mga kapatid. Jesus also wants the first part of our every paycheck ng ating sahod, mga kapatid. Kaya tayo nagta-tithes, mga kapatid. He wants to be first, mga kapatid.
Praise God. The Lord Jesus Christ is not interested in being the first runner-up, mga kapatid, kung may beauty contest man sa ating buhay, mga kapatid. Siya lang dapat ang contestant, mga kapatid, at wala nang iba dahil siya ang mananalo, mga kapatid, sa ating buhay. Glory to God. Ang ating Panginoon, ayaw niyang maging vice president in our corporation. Kumare, our Lord Jesus Christ want to be owner, mga kapatid, of our lives, of what we have, mga kapatid. He is not interested in being second, mga kapatid, in command of our country, because He is the first, He is the general, mga kapatid. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He wants to be the King of the throne, mga kapatid, of in our hearts, mga kapatid. Hindi lamang co-partner natin, mga kapatid. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. And also, mga kapatid, no, we are not only to seek the King, mga kapatid, but we ought to seek the Kingdom, mga kapatid. Praise God. So the Kingdom of God should be our obsession, mga kapatid. Kung meron man tayong dapat obsession sa ating buhay, ito ay ang paghanap, amen, praise God, ng kingdom, ng kaharian ng ating Panginoon, kung saan siya ay mag-rule at mag-reign, glory to God, sa kaharian na ito, mga kapatid. So because, no, a kingdom is a place where a king rule, mga kapatid. Katulad dito sa Saudi Arabia, no, walang, hindi dalawa, hindi tatlo ang king, mga kapatid. Iisa lang. And he is the one who rules. The king here in Saudi Arabia is the one who rules the kingdom, mga kapatid. And that is how God wants to rule, mga kapatid, over our lives, mga kapatid. Over our entire life, mga kapatid. Praise God. So now, mga kapatid, if we really truly seek our King, mga kapatid, and truly seek His kingdom, mga kapatid, then we are automatically seeking for three things. Ano kaya itong three things na ito, mga kapatid? Una, mga kapatid, glory to God, we should seek for the glory of the King. Praise God. So sa lahat ng parte ng ating buhay, mga kapatid, in every minute, in every moment of our time, mga kapatid, and every lahat ng ating lakas, mga kapatid, sa lahat ng mass fibers ng ating muscle, mga kapatid, ng ating katawan should give glory to God, mga kapatid. Amen. There's no reservation, mga kapatid. Amen. Glory to God. Kaya, mga kapatid, no, hindi na tayo dapat pinipilit na magtaas ng kamay para magpuri. Hindi na tayo dapat pinipilit na sumigaw ng papuri sa ating Panginoon. Hindi na dapat tayo magpa-encourage, mga kapatid, Lord to God, na pumalakpak, na tumalon, na magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Even, no, sa mga gawain sa ating simbahan, mga kapatid, hindi na natin kayang magpapilit, mga kapatid. Tayo ang nangunguna dapat, mga kapatid, because ito nga, no, ang sinasabi na we have to seek for the glory of our King. Kung paano natin siya mapapasaya, mga kapatid, or paano natin magbibigyan ng glory ang ating Panginoon? Saan pa, mga kapatid? Sa ating pananamit, glory to God, sa ating pananalita, sa lahat ng ating gagawin, mga kapatid. Nakasulat sa 1 Corinthians 10 verse 31, sabi dito, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." Praise the Lord, praise the Lord. So mga kapatid, no, we have to seek first the glory of our King. Glory to God. Ano pa, mga kapatid? Pangalawa, it means that we also seek for the guidance of our King, mga kapatid. So being a loyal subject, mga kapatid, ng ating Panginoon, who is the King of Kings and the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ, we have to always subject our wants or whatever we do, mga kapatid, over to the King, mga kapatid. And kailangan, no, mga kapatid, na tayo ay magpasakop. Praise the Lord. So mga kapatid, no, walang pinakamataas
na pagkatawag sa ating buhay, no, kundi yung hanapin natin kung ano ang gusto ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Sa ating paggising, mga kapatid, parang ang ating tanungin sa Panginoon, no, parang yung tinanong ni Apostle Paul dun sa Damascus Road, mga kapatid. Sabi niya, "Lord, what would you have me to do? Lord, ano ang gusto mong gawin ko?" Nawa, no, ito ang sa ating paggising sa umaga, ito ang una nating tanungin sa ating Panginoon. "Lord, ano po ang gusto ninyong gawin ko sa araw na ito?" Glory to God. Praise the Lord. Also, mga kapatid, no, when we seek the kingdom of God first, we have to seek the government of the King. Praise God. So, mga kapatid, no, tayo po ay dapat na magpasakop sa ating Panginoon and be obedient, mga kapatid. Merong magsasabi, no, bakit ano, parang slavery naman ang sinasabi mo, Sister Maen, glory to God. Pero mga kapatid, no, mas pipiliin ko pa na ako ay maging slave ng Panginoon and He is my master, mga kapatid, kesa maging slave ng bagay or kung anong gamit or kung anong tao dito sa mundo, mga kapatid. And this is being slave of the Lord is actually being free, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Praise the Lord. So, mga kapatid, no, ating nawa ma-realize natin, mga kapatid, no, that nawa, no, yung will ng ating Panginoon, kung ano ang gusto ng ating Panginoon, would always be done in our lives, mga kapatid, and not, no, yung will natin sa ating buhay. Praise God. So, sa ating patuloy, mga kapatid, meron akong ikukwento, glory to God, na isang babae, no, na siya ay may sakit and siya ay nalalapit na ang kanyang pagkamatay, mga kapatid. At siya po ay binisita ng kanyang kapitbahay. At sabi nung kapitbahay sa kanya, no, meron akong tanong, sabi niya. Kung ano ba ang gusto mo? Ikaw ba ay mabuhay pa ng mas mahaba or parang or mamatay ka na sa panahong ito, parang ganun yung tanong, no? Would you like to live or to die? Yun ang tanong. So ang sabi nung matandang babae, sabi niya, "I just want whatever pleases God." So sabi niya, gusto ko lang kung ano ang kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Tapos ang sabi ng kapitbahay, no, sabi ng kapitbahay niya, "So if ang Panginoon ay ibigay niya ang desisyon kung ikaw ay mamamatay or mabubuhay, ibabalik niya sa iyo, ikaw ang bahalang mag-decide, ano ang iyong pipiliin?" Glory to God. So ang sabi ng matandang babae, no, "Kung ang ating Panginoon ay bigyan ako ng choice, ibabalik ko sa kanya ang pagpili kung ako ay mabubuhay pa or kung ako ay mamamatay." So makikita natin, mga kapatid, sa kwento na ito kung ano ang priority ng matandang babae, and ang kanyang priority ay tama, mga kapatid, glory to God. So you can believe this or not, mga kapatid, but it would be better, mga kapatid, to die in the will of God than to live outside of the will of God. Ulitin ko po, mga kapatid, it would be better to die in the will of God than to live outside of the will of God. Praise the Lord. At pangalawa, mga kapatid, no, we have to seek personal purity. We have to seek holiness, mga kapatid, if we are to seek first the kingdom of God. We also have to seek His righteousness, mga kapatid. So if we are to seek God's righteousness in our lives, mga kapatid, no, we have to also seek God's character, na i-build natin ito, mga kapatid, sa ating mga sarili, mga kapatid. Praise the Lord. So,
mga kapatid, no, the kingdom of God is not only to be inwardly experienced, but to be outwardly expressed, Lord to God. Kaya very important, mga kapatid, no, that we seek His righteousness, ang kanyang kalwalhatian, mga kapatid. So, you see, mga kapatid, no, if God is ruling over you, then His righteousness will be with you, Lord to God. So, kung ang Panginoon ay ang Panginoon ng iyong buhay, ibig sabihin nito, ang kanyang kalwalhatian ay nasa sa iyo, praise God, or ay nasa sa atin, mga kapatid, praise God. Dahil ang ating character, mga kapatid, ay yung outward expression, mga kapatid, kung ano yung nagkocontrol sa atin. Praise the Lord. So, sabi, no, sa Proverbs 20, verse 12, the hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made even both of them, Lord God. So, kung tayo ay nagsisik sa ating Panginoon first, mga kapatid, and His righteousness, makikita sa ating characters, mga kapatid, outwardly, kung ano, kung sino ang nagkocontrol sa atin, mga kapatid. Kaya, no, very important ang teaching ng church, mga kapatid, no? And I pray that God would convict us, mga kapatid, to embrace the beauty of modesty, to embrace the beauty of holiness, mga kapatid. Because sabi nga na, hindi natin kaya, mga kapatid, no, to make ourselves holy, mga kapatid. Ito ang ating Panginoon because He is holy. But then, what our outward expression is, how we speak, how we present ourselves, mga kapatid, how we dress, mga kapatid, glory to God, and we have to show it, mga kapatid, because makikita mo kung sino ang nagkocontrol sa ating buhay through this, mga kapatid, praise God, glory to God. So, moving on, mga kapatid, no, ano ang promise ng ating Panginoon if we seek Him first and His righteousness, mga kapatid? So, the Lord has promised prosperity, mga kapatid. So, sabi niya dito, no, that if we will seek His kingdom and His righteousness, then all these things shall be added unto you, mga kapatid, Lord to God. Hindi lang some, mga kapatid, but all these things, mga kapatid. So, what are these things that the Lord is referring to us, mga kapatid? So, the Lord is talking about all the things that people worry about, Lord to God. So, sabi nga so, sa verses 19, mga kapatid, no, when he knows, mga kapatid, our worries, mga kapatid, sabi nga niya, lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt and where thieves break through steal, mga kapatid, praise God. And sabi dito, no, in verse 25, mga kapatid, no, Matthew 6, mga kapatid, so sabi ng ating Panginoon, no, that for the people who worries about food, sabi niya dito, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment. In verse 27, we are told who the Lord has told the people who worry about fitness. Sabi na dito, which of you by taking thought can add one cubit in his stature? In verse 28, we should not worry about fashion, praise God. So, why take ye thought for raiment? Consider the lilies in the fields, how they grow. They toil not, neither do they spin, praise God. And no, mga kapatid, all of these things that we need, mga kapatid, that's why the Lord said, no, in verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng ating Panginoon ang ating pangangailangan, mga kapatid. The Lord has promised, mga kapatid, no, that if we will seek Him first, His kingdom and His righteousness,
We will have all these things, mga kapatid. And we don't need to worry about these things, mga kapatid, because God had covered it already, mga kapatid. Glory to God. Inuuna pa lang natin siya, mga kapatid. Iniisip pa lang natin siyang unahin, mga kapatid. Alam na niya kung ano ang ating kailangan, mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. So, mga kapatid, no? Sa ating mga magulang, sa mga magulang na nariyan sa ating church, mga kapatid, no, we have to teach our children early in their lives, mga kapatid, no, and that it would be good, mga kapatid, for us as adults to relearn, mga kapatid. Three things I want to end with this preaching, mga kapatid. First of all, mga kapatid, we don't need everything that we want. Praise God. We don't need everything that we want. So, mga kapatid, no, sa aking buhay, glory to God, meron yung mga panahon na ako po ay nag-iisip na sana hindi ko ginastos, no, yung or ginamit yung aking buhay, glory to God, ginamit yung aking buhay sa things na kung ano ang gusto ko na hindi ko naman kailangan. Praise God. Glory to God, no, na kung itong mensahe na ito ay napaisip tayo na sana maaga-aga kong na kilala ang ating Panginoon, na mas marami akong oras na naibigay sa Kanya. Then, mga kapatid, now is the time that we will seek the Lord first, that we will seek His righteousness first, and we seek what His will in our lives and what God wants for us to do, mga kapatid. The second lesson that I would like to leave is, we don't want everything we need. We don't want everything we need, mga kapatid. For example, no, nung ako po ay bata, Lord of God, and ngayon na ako ay lumalag, or ngayon po ako ay natututo, no, sa aking lakad kasama ang ating Panginoon, ako po ay napapalo. Ayoko po ng mapalo, mga kapatid. Masakit mapalo, mga kapatid, no. It's not what I want to be disciplined, mga kapatid, but this is what I need, glory to God. Kaya nga, no, we don't need everything we want. Praise the Lord. So, hindi ko gusto ito na ako po ay madisiplina, pero ito po ay kailangan, praise the Lord, sa ating paglalakad, no, bilang Kristiyano. Glory to God. At salamat, no, sa ating mga pastor, sa ating mga pastors, at sa ating mga elders, na tayo po ay binibigyan tayo ng counsel, mga kapatid, at tayo po ay dinidisiplina ng ating Panginoon sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Glory to God. The third lesson, mga kapatid, na gusto ko pong iwan is, God doesn't give us everything we want. Mga kapatid, no, I realized, Glory to God, through this message, mga kapatid, no, when I'm studying it, mga kapatid, no, that napakabuti ng ating Panginoon na hindi niya binigay kung ano ang gusto ko, mga kapatid, no. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na kung ano yung gusto ko, hindi niya binibigay, mga kapatid. Because, no, I realized, mga kapatid, that one of the greatest blessings of God is found in those things that He doesn't give me, mga kapatid. Glory to God. One of the greatest blessings of God is found in those things that He doesn't give us, mga kapatid. Praise the Lord. So, glory to God, mga kapatid, no, that God is reminding us today to seek Him first, seek His righteousness first, mga kapatid, and all these things shall be added unto you. And that this is the time, mga kapatid, to renew our priorities sa ating buhay, mga kapatid. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. I would like, no, to leave a poem, mga kapatid, no, by a soldier, mga kapatid, a known, mga kapatid. Sabi niya dito, I ask God for strength that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. I ask God for help that I might do greater things.
I was given infirmity that I might do better things. I asked for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I asked for power that I might have the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. I asked for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. I got nothing that I asked for, but everything I had hoped for. Glory to God. Almost despite myself, my unspoken prayers were answered. I am among all men most richly blessed. Glory to God, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. One of our greatest blessings, mga kapatid, are the things that God did not give us, mga kapatid. Praise the Lord for His wisdom. And the last, mga kapatid, Lord to God, dadagdagan ko na po. The last lesson is, God always give us what we need. Praise God. So, mga kapatid, no, in our lives, if we don't have it, if God didn't give it to us, mga kapatid, then we don't need it, praise God. So, mga kapatid, no, no matter what we may think, if we don't have it, because God knows, mga kapatid, that at this point in our life, we don't need it, mga kapatid, praise God. You see, mga kapatid, no, what the Lord is trying to teach us here is this. It is our job to serve God. It is His job to supply us. Now, mga kapatid, no, let us not put it backwards, mga kapatid. Let us, minsan kasi iniisip natin sa ating buhay, mga kapatid, no, na tayo ang magsusupply sa ating Panginoon and ang Panginoon ang magsuserve sa atin. Baliktad yata, mga kapatid. But then, no, it is our job to serve God and it is His job to supply us, mga kapatid. Praise God. So, mga kapatid, no, this is the attitude, mga kapatid, that we have to build, mga kapatid, to put God first in our lives, mga kapatid, because this is where the blessing of God flows in our lives. Praise the Lord. So, mga kapatid, no, praise God. So, if we want to make the rest of our lives best, mga kapatid, the best life, or we have to live life to the fullest, mga kapatid, then let us allow Jesus Christ to be our Lord. Praise God. Put Him first. Live every moment of our lives for Him, and He will take care of the rest. Amen. Praise God. Glory to God. Praise You, Lord Jesus Christ. We worship You, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Thank You, O Lord Jesus, for Your message for today, Panginoon. Lord God, teach us, Panginoon, to put You first, Panginoon. Hallelujah. Let us all stand, mga kapatid, and let us worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise You, Lord Jesus Christ. Glory to Your name, O God. Glory to You, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.